Eto na kaya ang katapusan ng era ng Crimline dahil sa pagkawala ni Gia de Guzman? O eto na ang umpisa ni Kyle Negrito na ipakita kung sino siya? Malamang sa malamang malaki ang kawala ni de Guzman sa kupunan ng Crimline. Pero dahil sa oportunidad ng mga ibang bansa, makakaya kayang dalhin ni Negrito ang Crimline sa finals? At depensahan ang kanilang korona? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. Ilang taon din dinala ni de Guzman ang Crimline sa tuktok ng tagumpay at naging numero unong kupunan sa PBL. Pero para kay Valdez, kumpiyansa pa rin siya kay Negrito bilang bagong main setter ng Crimline para sa paparating na All-Filipino Conference ngayong Oktubre. Matapos umalis ang multi-awarded setter na si Gia de Guzman para sa Japan V-League para maglaro sa Dentsu Aerie Beats. Ang matagal na niyang backup na si Kyle Negrito ang pupuno sa kanyang posisyon sa starting lineup pagdating sa ikatlong conference ng Premier Volleyball League o PVL. Matagal na rin nasa likod lamang ni Gia ang FEU Lady Tamaround na si Kyle Negrito, kaya oras na rin ni Kyle na ipakita kung sino siya. Ano ang kaya niyang gawin para sa kupunan? At malaki naman ang pasasalamat ni Valdez dahil hindi ipinagdamot ni Gia ang kanyang mga natutunan at ipinasa ito kay Negrito para punan ang kanyang pwesto. Kaya bilang kapitana ng kupunan, tinitiyak niyang buo ang kanyang suporta kay Negrito bilang bagong utak ng Crimline Cool Smashers. Chemistry! Ayon nga kay Valdez, at magtitiwala sila sa isa't isa para sa susunod na conference sa Oktubre at muling aasa sa chemistry ng kanilang team na mahirap ng tibagin para sa maraming kupunan. Malaking bagay nga naman ang chemistry sa larong volleyball. Bagamat anino lamang si Negrito ni de Guzman, pero may mga pagkakataon na rin na nagawang maihatid ni Negrito ang Crimline sa tuktok at sa tulong yan nila Galanza at Gumabaw. Magbalik tanaw tayo noong 2019 kung saan naging MVP si Gemma Galanza at nagawa nilang maihatid ito sa semifinal round na walang talong record. Kahit kulang sila sa mga key players, ang dalawang magigiting na sina de Guzman at Valdez ay hiniram muna para sa national team, kaya si Negrito to the rescue. Kaya bago pa man umalis ng bansa patungong Japan ang nag-iisang Gia Amazing ay sinorpresa muna ito ni Valdez. At hindi nga mapigilan ni Gia na maiyak sa tagpong iyon. Malaki ang naging papel ni Gia sa tagumpay ni Valdez, kaya labis ang suporta nito sa narating ni Gia ngayon. At ngayon lang ata sila maghihiwalay ng matagal. Naging setter na ni Valdez si Gia noon pa mang college years nila hanggang sa pro league, kaya iba na rin ang chemistry na nabuo ng dalawa. Kaya sa mga laban ni de Guzman, pangako ni Valdez na bibisitahin niya ito sa Japan upang suportahan sa kanyang mga laro. 6 na taon ang serbisyo ni de Guzman sa Crimline kung saan nanalo siya ng 6 na kampyonato at 8 Best Setter Award kasama ang 4 na Finals MVP trophies. Si Gia naman ang 5 Pinoy na pumirma para sa isang V-League club pagkatapos ni Jaja Santiago na dating Saitama na ngayon ay naglalaro na sa JT Marvelous. Si Dindin Santiago Manabat naman na nasa Torre at Kurobi. Si Brian Bagunas naman ay naglaro sa Oita Miyoshi at si Mark Espejo ay sa Oita Miyoshi at FC Tokyo. Ang Dentsu ay pumuesto sa 6 sa 2022 to 2023 season na may 14 na panalo at 19 na talong record. At sa ngayon, hindi na muna magagamit ni Gia ang kanyang trademark na number 12 jersey at magsusuot siya ng number 11 para sa Dentsu Aerie Beats. So that's it! Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching!